pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, ang dalawang klase ng pag-file ng complaint or pag-file na demanda. Ano nga ba itong dalawang klase ito? So, by the way, kung first time ka sa akin, my name is Police Jacko at your service. So, ngayon, himay-himayin natin yung pag-file ng demanda, no? Yung dalawang instances or dalawang scenario. Ano ba itong dalawang scenario? Una, yung tinatawag natin hot pursuit or caught on the act na pagpapay. Ano ba ibig sabihin na ito? Ito yung suspect na kapag nahuli mo sa akto or wala pang 24 hours, ay pwede kang mag-file ng kaso at agad-agad na pwede na arestuhin yung suspect. For example, nagnakaw yung suspect na huli mo. So, agarang mong dadalhin ngayon sa presinto para yung suspect kasama yung ebidensya at agad-agad na makukulong yung suspect, ipukulong, magpapailan ng complaint, agaran, habang ginagawa yung mga dokumento, police report, yung, ano mo, yung natawag na ipirma-pirma ka doon, yung justification mo, or sinumpaang kalaysay, yun, kasama kung may witness, yun, tapos makukulong na. Or, makukulong yung pag within 24 hours, dapat ma-inquest yun. At kapag na-inquest na, mag-papel siya ng bail. Ngayon yung suspect na kahit magaan yung kaso, possible siyang makulong kapag hindi pa na, habang hindi pa napaprocess ang kanyang bail. Diba? Ngayon, kung dinalang mo siya ng Friday, so, commonly sa City Hall, walang pasok ang court ng Sabado at Linggo. So ngayon, Sabado at Linggo siya, pansamantalang makukulong habang pag-resume ng office ng Monday, sakalang siya ngayon makakapag-bail. Ayun yung agarang pagdemanda within 24 hours. Diba? Ngayon, kayo ngayon maghihiring, mag-i-schedule ng arraignment, so on, maghihiring. Pipilis yan, ng guilty or not guilty. Ayan. Ayan yung unang senaryo. Yung pangalawang senaryo naman ay yung regular filing kung tawagin ng pulis. O nila, natin, regular filing. O ano naman itong regular filing na to? Ito yung when the crime is committed after 24 hours, so hindi mo na pwedeng pulihin yung suspect. So ngayon, since na may nag-commit siyang crime, pero nakalipas na, meron ka tinatawag na katibayan, merong witness, malakas talaga ang ebidensya, o any crime, pag nanakaw man yan, o what else, so, kung ikaw ay magko-complain, pupunta ka ngayon sa police station at doon mo ilalatag yung reklamo mo. Yung ebidensya, yung salaysay mo, yung witness, o kung ano mang bagay, physical things na may kinalaman doon sa complaint mo. After nun, ano nang susunod? After police report, yung police report ay ipapail ngayon yan, ipapaputokopy mo ng 10 kopya din. Hindi ko pala nabanggitin na 10 copies na report kasama yung ebidensya. Tumayin mo, 10 kopya. Diyos ko po, mamulubig ka sa photocopy pa lang. Gagastos ka na ng 500 pesos. Hindi po libre.
Swerte na lang yung mga presinto na may Xerox machine na libre ang photocopy. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sa photocopy pa lang, gagastos ka na. Ngayon, after ma-collaborate or maipon ng pulis yan, since na may crime yan, kung may crime man yan, ayan, lalagyan ng title ng pulis niya kung anong kaso, kung what theft, qualified theft, o what, anong kaso man yan, dadalhin ng pulis yan sa prosecution. Ito yung prosecution, isa yun yung abogado na naka-assign sa area yan, police station na yan, na mag-i-evaluate ng dokumento, ng ebidensya, o kung ano man may kinalaman sa kaso. Pag may nakita yung prosecution na ebidensya malakas, tinatawag nating probable cause, basihan na para arestuhin yung tao, o kung hindi naman, kung kulang pa sa kanya, gagawa yan ng subpoena. Iyon. Yung subpoena naman, yun yung sinasabi natin na pinapadala sa tao kung na respondent. Ito yung subpoena na kahit ma-receive mo hindi, tuloy ang kaso niyan. Kailangan pag mas maganda kung ikaw ang sinusubpoena, ma-receive mo yung subpoena. Alam mo kung bakit? Kailangan mong mag-submit ng counter affidavit para i-counter or para magpaliwanag, in short, doon sa nakapile sa iyo, laban sa iyo. Ngayon, kung hindi mo na-receive yun, 70-30, tuloy pa rin yung kaso. So, hindi ka nakapaliwanag kasi nagtago ka o kaya hindi mo, sabihin natin talagang intentionally, marami na ganyan na hindi mo na-receive kung ano man dahilan. Tuloy pa rin yung kaso. Ang kasunod doon, i-evaluate na uli yun ni prosecutor base doon sa available na ng ebidensya na hawak niya. Ngayon, kung may nakita siyang probable cause, i-issue ang ka ngayon ng warrant. So, may warrant ka, hindi mo alam. Nuhuli ka na pala. Di ba? Saka ka ngayon, nagpa-process kung available, ipa-process mo ngayon. So, ngayon, may warrant ka na. Eh, paano kung i-warrant ka Friday ng gabi? Friday ng hapon? Paano ka ngayon magbibail? So, in short, makukulong ka ng one day, two day, Monday ka pa magpa-process ng bail, nakulong ka ngayon, nawala ka naman. Umahina naman ang kaso. O kaya, kung may kaso man, ay available naman pala. Yun po ang kagandahan. Alerto ka sa subpoena. After nun, saka dadaan ulit kayo sa proseso, pag nagkaroon ng probable cause yan, lalagyan ng court yan ng docket number, dalhin na sa court, doon na ulit kayong maglalaban, mag-arraignment, plea or not guilty. Ito po, sa mga bago o hindi walang pagkakaalam sa kaso, porque po nag-not guilty ka, ay hindi ka na-guilty. So, ang ibig sabihin lang yan, pag nag-not guilty ka, pinibigyan mong pagkakataon yung suspect, kung ikaw yung suspect, na humaba yung kaso, yung tumagal at lumaban. So, anong logic? Kapag inamin mo, tapos na yung kaso. Diba? Sa karaniwang citizen, bakit kapag nag-not guilty, hindi po ibig sabihin nun, absuelto na. Court ko ang magsasabi kung absuelto siya o hindi. Yun po yun. Hindi po not guilty, galit na galit kayo. Kasi kitang-kita mo naman talaga ang lalakas ng ebidensya, bagyo. Andyan na lahat, di ba? So, nag-not guilty, galit na galit kayo. Huwag kayong magalit. So, it's a kinatawag na privilege or rights ng accused yan na mag-not guilty. So, ang court na ang bahalang yan mag-sentensya or mag-evaluate mga available na ebidensya. So, kung malakas naman yan,
magigilty talaga yan. So, hindi nga lang agad-agad. Dadaan muna sa proseso. So, yun po. Sana nabigyan ko kayo ng linaw regarding sa pagpapile ng kaso. So, I invited you to like. So, yun po kasi ang nagpapalakas sa videos natin, yung like. Subscribe. Siyempre yung kung gusto nyo makatulong o whatever, siguro i-share nyo yung video para lalong mapunta doon, lumakas, mapunta sa right side. At i-recommend ni YouTube pag maraming likes siya. Ibig sabihin kasi niya, gusto ng tao yung video. So yun guys, my name is Policia. Kung first time ka, no, akin channel, muling nagsasabi, hindi lahat na criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you again in my next video.